na Panginoon. Sa madaling salita, ang protection hindi yan para sa lahat. Pag sinabing protection na galing sa Diyos, hindi yan para sa lahat. Yan ay para lamang doon sa nakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Basa. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 1, ang versikulo po ay 33. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. O, sino ang ating pakikinggan? O, di walang ibang ating mahal na Panginoon. Kaya kung hindi natin kayang pakinggan ang salita ng Diyos, hindi ka pwedeng tumahang tiwasay sa kasamaan. Lalo na ang daigdig ngayon, mga minamahal, hindi ba? Ang ating mundo, ang ating kapaligiran, pati tao sa bangketa, sumisigaw na. Galit na sila, mga minamahal. Simpleng hanap buhay dahil walang vaccine, hindi pwedeng makapagtinda. Yun naman nag-implement na no vaccine, hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng sumakay, hindi ka pwedeng pumunta sa pupuntahan mo, hindi ka naman bibigyan ng pagkain mo para mabuhay ka maging sa pamilya mo. Ang tanging magagawa ng ating mga unfortunate na kababayan ay magtinda na lamang sa bangketa. Ako naranasan ko yan, mga minamahal. Nagsimula naman ang pwesto namin sa bangketa lang, mga minamahal. Umuupa lang kami ng 150, mga minamahal, a month, doon sa tabi ng restaurant, mga minamahal. Doon kami nagsimula magtinda ng sapato sa bangketa. Hanggang sa lumipas ang panahon, nag-extend na ako sa bangketa, sa Bunyus Market, hanggang sa kaya na naming magbayad sa loob, hanggang sa makakuha na kami ng mga boy namin, mga minamahal. O saan ba nagsimula ang lahat? Sa bangketa. Ngayon, yung mga tao sa bangketa, hindi pwedeng maghanap buhay pag wala silang vaccine, mga minamahal. Kaya sumisigaw sila ng katarungan. Pero sabi ng ating banal na kasulatan, mga minamahal, bibigyan ka ng proteksyon ng Diyos at tatahang kang tiwasay sa gitna ng kasamaan kapag pinakikinggan mo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, kung salita lang ng tao, sarili nating katwiran ang ating pakikinggan, minsan kasi ang tao may sarili siyang katwiran, hindi ba? Hanggang sarili niya lang yun. Yung sarili niyang katwiran, hindi rin naman makapagbibigay ng proteksyon sa kanya sa oras ng kagipitan o kaya sa kasamaan. Kaya maliwanag sinasabi ng banal na kasulatan, hindi ang lahat ng tao tatanggap ng proteksyon mula sa Diyos. Ang sabi ng ating nabasa, kung dinidinig mo ang salita ng Diyos, dumating man ang kasamaan, ang proteksyon ng Diyos ay nasa iyo, tatahang kang tiwasay, hindi ka kasama sa kasamaang magaganap sa daigdig na ito, mga minamahal. Kaya minsan, pati yung mga nag-check, mga minamahal, hindi ba? Kaya kang gawing invisible ng mga lapenoan Ano ba ang layunin mo? What is your aim? Bakit ka lumalabas ng bahay? Kung lumalabas ka lang ng bahay para mamasyal, para makipagkwentuhan sa kapitbahay mo, para gumawa ng hindi kalooban ng Diyos, mga minamahal, malayo pa ang checkpoint, i-check ka na. Nakatimbre ka na. Pero kung ang layunin mo ay katagpuin ang presensya ng Diyos sa kanyang bahay, sambahan, mga minamahal, kaharap mo yung checkpoint, sasabihin ng checkpoint, go ahead, you can go. Di ba? Kasi may protection ka sa ating mahal na Panginoon. Yung ang mga leyon, mga minamahal, na proteksyonan si Daniel, hindi ba? Yung mga leyon na proteksyonan si Daniel. Isipin yung mga leyon na mababagsik, mga minamahal, dahil si Daniel ay nakikinig siya sa salita ng Diyos, mga minamahal, alam niya na ang pwedeng sambahin lamang ay Diyos, ang pwedeng paglingkuran ay Diyos. Kahit may batas na ang hari, hindi niya tinupad yung sinasabi ng hari. Ang pinakikinggan niya, yung sinasabi ng mahal na Panginoon, na wala kang paglilingkuran, wala kang sasambahin, kundi ako lamang. Tinupad niya ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Kaya naman, nasa kagipitan siya. Ano naghihintay sa kanya? Mabangis na leyon. Pagbagsak niya sa yungib ng mabangis na leyon, yung mga leyon, walang ganang kumain. Hindi nila nagustuhan yung karneng katawan ni Daniel, mga minamahan. Wala silang ganang kumain. Bakit? Dahil si Daniel ay may proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Subalit, yung mga nagsumbong kay Daniel, mga minamahal, malayo pa sila sa yungib. Yung mga leyon, tumalun na, mga minamahal, iba, itatapon pa lang sila sa yungib. Yung mga leyon, mula sa kailaliman ng yungib, tumalun na, sinalubong na sila ng pangil. Bumalik na yung appetite ng mga leyon doon sa mga nagsumbong kay Daniel. Kasi yung mga nagsumbong kay Daniel, mga inggitero yun.
Mga minamahal, ang pinakikinggan nila yung salita ng hari, hindi salita ng Diyos. Samantalang si Daniel, kahit ilagay siya sa pagkapahamak ng hari, sabi ng ating nabasa, pag pinakinggan mo ang salita ng Diyos, tatahang kang tiwasay sa kasamaan. Ang kasamaan ay walang magagawa sa iyo dahil ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng proteksyon at ibinibigay yan sa nakikilig lamang ng salita ng Diyos. At sabi ng Banal na Kasulatan, kung ang proteksyon ay binibigay sa nakikilig lamang sa salita ng Diyos, ito naman ay inaalis sa mga hindi naniniwala. Naunawaan niyo yun, mga minamahal. Kung ang proteksyon ng Diyos, yung kanyang gabay, yung kanyang pag-iingat, mga minamahal, ay ibinibigay sa nakikinig sa salita ng Diyos at gumagawa nito, inaalis naman ito ng Diyos sa lahat ng hindi naniniwala sa Kanya. Basahin natin. Aklat ng Isaias, Kapitulo 7, ang talatay 9. At ang pangulo ng Ephraim ay ang Samaria, at ang pangulo ng Samaria ay ang anak ni Remalias. Kung kayo hindi maniniwala, tunay na hindi kayo mga tatatag. Aklat ng Ikalawang Kronika, Kapitulo 20, ang talatay 20. At sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng tikuwa, at habang sila'y nagsisilabas, si Husapat ay tumayo at nagsabi, "Dinggin ninyo ako, O Hoda, at ninyo mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayo'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayo'y giginhawa kayo." Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen? Sabi ng ating nabasa, kung ibinibigay ito ng Diyos sa nakikinig sa Kanya, inaalis naman to sa hindi naniniwala sa Kanya. Konti na lang ang pananampalataya mo, hindi ka pa naniwala sa Diyos, mawawalan ka pa ng kahit konting pananampalataya dahil aalisin sa iyo ng ating malapit ang proteksyon na dapat ay ibibigay niya sa iyo. Kaya sabi ng last phrase, mga minamahal, kung kayo hindi maniniwala, tunay na hindi kayo mga tatatag. Walang katatagang mangyayari sa tao kapag hindi siya naniwala sa salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos, ginawa niya lang laruan, mga minamahal, ngayon, tingnan niyo, pati commercial ha, meron ng hallelujah, hallelujah, commercial yun, mga minamahal. Samantalang pag kinanta ng ating beloved choirs ang salitang, ang hallelujah, mga minamahal, kahit ang ating beloved Bishop Smith, kapag narinig niyang inawit ng ating choir yan, mga minamahal, nadama nila ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Pero ngayon, mapakinggan mo na lang sa mga radio station, mga minamahal, nasa commercial na. Ginawang commercial, mga minamahal, nung pala sabong panglabalan. O isipin nyo, kaya hindi nila alam ang ibig sabihin ng salitang hallelujah. Ano ba ibig sabihin ng salitang hallelujah? Glory, honor, and power. Ang ibig sabihin, once you mention the word hallelujah, you have honor, you have power, you have glory. At yan ay nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, you have honor, you have power, you have glory. Ibig sabihin, nasa iyo ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Pero sa iba na lang, ginawa ng laruan, mga minamahal. Pero tignan nyo, minsan sa mga abusayap, di ba? Ating iginagalang mga pastor, the end time prophet of our loving God and the 12 prayer warrior. Anong tawag siya? Oh, mga hallelujah! Huminto kayo! Tawag nila, hallelujah! Oh, hallelujah! Pumunta kayo ron! Kayo mga hallelujah, tumigil na kayo sa pagpupuri sa Diyos nyo! Hindi nila alam, yung salitang binabanggit nila sa kanila, iginagaya lang nila para pamumusong. Pero hindi nila alam, habang binabanggit nila yon, lalo nagmamanifest ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Hindi ba minsan, nuusigin ka pa, ito na naman si praise the Lord. Ay, praise the Lord. Di ba? Meron tayong kapatiran, mga minamahal, walang binanggit, kundi praise the Lord, nadinig ng kapitbahay nila. Kapitara natin to ng 1991. Ano ba nang mangyari sa kanya? Wala kang maririnig, kundi salitang praise the Lord, mga minamahal. Sabi nung kapitbahay, itong taga Jesus Miracle Crusade na ito, itong hallelujah na ito, wala nang binanggit kundi praise the Lord. Ginawa nung kapitbahay, hating gabi, mga minamahal, madaling araw, nagdala ng kalahating kabang bigas. Nagdala ng kalahating bigas, inilagay doon sa kanilang pintuan. Naglagay ng dilata, mga grocery, inilagay sa pintuan. Sabi nung kapitbahay, natitignan ko nga itong hallelujah na ito, na taga Jesus Miracle Crusade, kung siya ay magpe-praise the Lord pa rin. E kinabukasan, pagbukas niya ng pintuan, kasi magkapitbahay lang sila, magkaharap lang sa squatter. Ito yung kapatiran, nandiyan sa kabila.
Alam niyo naman sa squatted, iskinita lang ang daanan, isang hakbang lang ang pagitan niyo, magkakalapit yung bahay. Pagbukas niya, mga minamahal, umagang-umaga, sumigaw yung kapatiran, praise the Lord! Lumabas yung kapitbahay. Sabi nung kapitbahay, anong praise the Lord? Ako naglagay ng pagkain, grocery, bigas sa iyong harapan. Sabihin mo, praise the Lord. Sabi nung kapatid, praise the Lord. Hinipo ka ng mahal na pero kaya, praise the Lord. Ay, di ba? Kahit sino pang gamitin, mga minamahal, kahit sino pa siya, kahit manguusig sa'yo, ang isisigaw pa rin ng Kristiyano, praise the Lord, mga minamahal. Ibig sabihin, nandun pa rin ang katatagan. Diyos pa rin ang iyong pupurihin. Kaya nilagyan natin ng supporting verse, 2 Kronika, Chapter 20, verse 20. Maniwala ka sa Panginoon, ikaw ay giginhawa, maniwala ka sa propeta ng hanapin noon, ikaw ay matatatag. Magkasama yon, mga minamahal. Ay hindi pwedeng sabihin ng tao, naniniwala ako sa Diyos. O, sino Diyos pa pinaniwalaan mo? Ang Diyos bang pinaniwalaan mo, may tunay na propeta? Meron ba siyang propetang nananalangin, nag-aayon ng 40 days, 91 days, 120 days? Propetang namuhay sa kabanal at hindi sa karanyan. Kaya, ang iba, mga minamahal, naging pastor na lamang, naging reverend, naging ebanghelista, mga minamahal, prophet na rin sila. Sila ang nagtalaga sa kanilang sarili, mga minamahal. Pero ang tunay na Diyos na nagbibigay ng proteksyon, meron siyang salita, meron siyang propeta, ang salita niya lalabas sa labi ng kanyang tunay na propeta. Kaya nga tayo, pinagpala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung anong sinabi ng ating iginagana na beloved Perez and the Lord sa ating beloved honorable pastor, sa ating beloved assistant pastor, mga minamahal, since time, yan ang ating sinunod. Lahat tayo natatag. Lahat tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Lahat tayo pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Kaya naman, dekada na, nandito pa rin tayo, mga minamahal. Pero sabi ng ating nabasa, mga minamahal, pag hindi mo pinaniwalaan, na ang proteksyon ay nanggagaling sa Diyos, hindi ka naniwala sa kanyang propeta, kailanman ikaw ay hindi matatatag. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, finally, pag sinasabing protection of God, this is unfailing. Pag sinabing unfailing, hindi ito mababago, hindi ito mawawala, mga minamahal, dahil protection yan galing sa Diyos. Pag Diyos ang nagbigay ng protection sa iyo, unfailing yan. Kahit saan ka naroon, nasa ilalim ka ng lupa, nasa ilalim ka ng dagat, nasa ibabaw ka, mga minamahal, still there. Andyan palagi ang sinasabing protection ng ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabing, the protection of God is unfailing. Hindi kailanman ito mawawala. Basa? Dito po sa Deuteronomio, 31 talatay 6 at awit 25 talatay 12, ganito po ang pagkasulat. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ang siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan ni papabayaan niya. Amen. Sa mga awit 25 talatay 12, ganito rin po ang pagkasulat. Anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya ng daan na kanyang pipiliin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Maghanda natin magpaawit, maunugtog. Ito ay last verse na natin, mga minamahal. Sabing sinasabing ang proteksyon ng Diyos, yung kanyang pag-iingat ay unfailing. Hindi nagbabago, hindi nawawala, hindi magmamaliw. Dahil sabi ng ating nabasa, Diyos mismo ang nagsasabi, huwag kang matakot, huwag kang malulupaypay, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. Iniwanan ba tayo ng ating mahal na Panginoon? Kung iniwanan man tayo ng Diyos, minsan empty na yung ating naramdaman, kasalanan natin yun. Kasi meron tayong nagagawang hindi kaaya-aya sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pero ang mahal na Panginoon kailanman, hindi ka niya iniwan. Pag umiyak ka sa mahal na Panginoon, pag nagsisikat na nalangin ka at tumawag ka sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin ng ating beloved of all evangelists, Well de Almeida, the end time prophet of our loving God, mararamdaman mo uli na ikaw ay nasa proteksyon ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Maliba na lamang, pinagsawaan mo na ang manalangin at maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabing unfailing,
Dahil pangako yan ng Diyos, salita yan ng Diyos, mga minamahal. Pag sinabi ng mahal na po, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan. Totoo naman, hindi ka pababayaan, hindi ka iiwanan ng ating mahal na Panginoon. Huwag ka lang matatakutin. Dahil ang matatakutin, mga minamahal, sa ang kanilang bahagi, sabi ng Revelation, their part is into the lake of fire. Pag matatakutin kang Kristiyano, matatakutin kang Kristiyano, tamad kang gawin ang kalooban ng Diyos, natatakot kang magtapat sa tithes and offering, baka kapusin ang budget mo, natatakot kang dumalo sa gawain, baka ma-checkpoint ka, dadalo ka nga eh. Bakit ka natatakot, mga minamahal? Di ba? Maliban alam mo kung ikaw ay mamamasyal, bago ko dumalo, pupunta ko muna si kumare, magchichismisan muna kami. O kaya bago ko dumalo, maghahanap buhay muna ako, magdi-deliver muna ako. Ano ang inuna mo? Kaharian ng Diyos o yung kaharian mo? O inuna mo yung kaharian mo. Sabi ng balan ako sa Satan, you have to seek first the kingdom of God. Una mong hahanapin ang kaharian ng Diyos. Kaya pag ating ng panahon ng pakipagtagpo sa ating malapit na Jesucristo, wala na tayong ibang plano pa, mga minamahal. Aalis ka ng tahanan, isa lang ang plano mo. Lalabas ka ng pintuan ng bahay, diretso ka sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Pero kung marami pa tayong pasanga-sanga, pupunta muna ako dito, dadaan muna ako dito, ito muna ang gagawin ko. Pagdating sa bahay-sambahan, pagod na, hindi na makapalakpak. Hindi na maka-amen, hindi na maka-praise the Lord, pagod na. Di ba? Bakit? Kasi kung saan-saan na nakarating. Dapat yung lakas natin, iipunin natin, mga minamahal. Iipunin natin para pag kinatagpo natin ang mahal na Panginoon, malakas tayo. Nakapagpupuri tayo ng malakas, mga minamahal. Hindi ba? Hindi yung pagdating mo sa bahay-sambahan, pagod na. Nakaupo na lang, nakapuspusa na, nakapikit pa rin. Nagka-joyful na, mga minamahal. Hindi makataas ng kamay. Pagod na, nirarayuma na. Bakit? Bago kasi makadating, ang dami ng pinuntahan. Tama ba? Tayo nagkukulang. Pero sinasabi ng balay na kusatan, the protection of God is unfailing dahil siyang nagsasabing hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. At sabi ng Psalms 25 verse 12, mga minamahal, anong tao siya natatakot sa Panginoon? Siya ay tuturuan niya ng daan na kanyang pipiliin. Sino magtuturo sa'yo ng daan? Ang Diyos. Pipili ang mahal na payo ng daan na dapat mong lakaran. Kaya dapat hindi hiwala yung ating lakad. Pag sinabi ng mahal na payo ng anak, dito ka dadaan. Sundin mo yan. Kasi sa daan na yan, nandyan ang proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Pag ikaw ay lumihis, mga minamahal, wala ng Diyos dyan. Kasi yung tinatawag na daan ng pagkapahama, mga minamahal. So wala ang Diyos dyan. Doon ka sa daan na pinili ng Diyos para sa'yo, para ang proteksyon ng Diyos sa mahabang maghapon ay nasa iyo. Hindi ka mababayaan, hindi ka iiwanan. Tayong lahat ay tumayo, umawit sa ating pinakamalapit na Jesucristo. Hallelujah. Awitin natin ang awit na pasasalamat. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, napakabilis ng panahon. Ako nabibilisan sa panahon. Isipin nyo, 21 na ngayon, then another 9 days, February na. Pagkatapos niyan, anniversary na. Then, celebration na ng birthday ng ating ginagalang mga pastor. And another occasion is ang ating victorious Talipaw Mission. Then, December na naman, lumipas na naman ang bagong taon at naging luma. Isang bagong taon na naman ang darating. Pero mga Kristiyano, inaasahan nila ang pagbabalik ng ating pinakamamagas. Pasalamatan natin ang ating malapit na tayo umawit. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Iyong pangalan. Sabihin natin, aawitan na may kadakila. Aawit tayong may galang at kadakila. Ikaw ang Diyos sa aming kanlungan. Siya ang Diyos na ating kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Ang ating pag-asa kaligtasan. Pasalamat aming panay. Pasasalamat sa aming buhay. Sa aming buhay. Sabihin natin kadakilaan. Kadakilaan mo'y
ng Diyos para sa atin. Kahakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Aawitan ng may kadakilaan. Sabihin natin, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Sa aming kanlungan. Sa aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pag-asa namin kaligtasan. Ulitin natin yan. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Pupurihin natin ang pangalan ng ating Diyos. Pangalan. Awitan natin ng may kadakilaan. Awitan ng may kadakilaan. Isigaw ng ating mga labi, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Na aming kanlungan. Na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat. Pasasalamat. Ang aming alay. Pasasalamat. Pasasalamat. Sa alay mong buhay. Sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sabihin natin sa iyong iyalay. Nakikinig ng salita natin, dakilang Diyos, sa ating po mga webcast viewers, sa natanggap sa ating dakilang Diyos sa oras na ito, makinig kayo mainam. Hindi po kaibigan nyo ang nag-aya sa inyo rito. Maari ginamit siya. Hindi yung karamdaman nyo ang hinanap nyo ng kagalingan. Pinahintulot ng ating dakilang Diyos upang makilala mo pinakamamalang Panginoon na ang Diyos na sinasamba ng mga totoong Kristiyano. Siya po ang gumagawa ng himala na tunay, nakasulat sa Biblia, nagpagaling siya ng may karamdaman, nagpadilat siya ng bulag, nagpalakad siya ng pilay at nagsalita ang mga pipi. Yun po ang himala na ginagawa ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po, ang tatanggapin nyo ngayon, hindi po panibagong reliyon sapagkat meron tayong 6,000 reliyon sa buong daigdig.
at pawang nagsasabing dadaling kanila sa langit. Actually, minamahal ko, ang totoong Kristiyano lamang ang nakatitiyak na siya ang pupunta sa langit. So, meron po apat na reglamento ng kaligtasan, ang una po yung pananampalataya. Ang pananampalataya po, hindi po ito relihiyon. Ang pananampalataya po, ibig sabihin nito, paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Marami tumatawag sa Diyos, minamahal. Hindi naman nila kilala. Kaya nga po, sa araw na ito, at sa pagpapatuloy nyo ng paglilingkod sa ating dakilang Diyos, makikilala nyo ang inyong Diyos na sasambahin sa Espiritu at katotohanan, sapagkat siya mismo ang magpapakita sa iyo ng mga kamanghamahang bagay. Sabi nga po sa Biblia, sa Jeremias 33:3, mga bagay na hindi mo nalalaman, ngunit ipakikita sa iyo ng ating dakilang Diyos, magpapakita na kahit hindi mo siya nakikita, ang Diyos ay buhay. Kaya nga po, pananampalataya, ibig sabihin, paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Ang pangalawa po, pagsisisi, taos sa puso. Sapagkat ang mga tao minamahal ko, nagsisisi sa bibig lang, minamahal, at hindi inaamin ang kanilang pagkakasala. Kaya nga po, pag ikay nagsisi, ibig sabihin, pag ito'y idinalangin mo sa ating dakilang Diyos, sinasabi mo sa pinakamamalapang noon na tinatanggap mo ang iyong kasalanan. Sinasabi mo sa Kanya na hinihingi mo ito ng tawad, sapagkat ang tao makasalanan ni kailanman hindi po pupunta sa langit. Tandaan niyo po yung kinakailangan, taos sa pusong pagsisisi, pangalawang reglamento ng kaligtasan, ang pangatlo po, yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito pinakasulat sa Biblia sa Gawa 2:38. Kaya nga po, itong gaganapin mo, minamahal na kapatid, hindi ka magpapabautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, ni kailanman hindi mo malalaman ang kanilang pangalan. Ngunit pag ikaw nagpabautismo sa pangalan natin Panginoong Kristo, isang tsaka na bagay, na bautismohan ka sa pangalan natin Panginoong Kristo, tatawagin kang anak ng Diyos at patatawarin ka ng ating pinakamahal na pahon, Panginoon, sa lahat na iyong pagkakasala. Ang pang-apat po, Diyos na ang gagawa. Sapagat, ni kailanman ang Diyos hindi po mananahan sa isang lugar na marumi. Ibig sabihin, marumi, minamahal ko, isang taong makasalanan. Marami po sa atin, mga kababayan, minamahal ko, tumatawag ng Diyos ko, Diyos ko. Sinasabi nilang sila ay Kristiyano, minamahal ko. Pero actually, ibig sabihin, minamahal ko, sa bibig lang nila yun, minamahal. Pag nanahan sa iyong Santong Espiritu, ikaw mismo magpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos, sapagkat mararamdaman mo ang Kanyang banal na presensya. Patunay lamang na sinananahan sa iyo, yung pang-apat na reglamento, minamahal ko, baptism of the Holy Spirit. Kaya sa sandaling ito, minamahal kapatid, ulitin ko, pagkatapos ng panalagawain, kahit anong lamig ng panahon, magpabautismo ka. Ulitin ko, hindi ka inaalok ng relihiyon, inaalok ka ng relasyon magmula sa isang anak patungo sa kanyang ama na nasa langit. Kaya ulitin ang panalangin nito, minamahal na kapatid. Manalangin po tayo. Itas ang kamay, ulitin ang panalangin. Opo, dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan, sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinakamamahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po ay isang tao makasalanan, nagsisisi sa bawat kasalanan aking nagawa, magmula ng bata akong magkaisip hanggang sa mga sandaling ito. Pinakamamahal na Panginoon, patawarin mo po ako, iligtas mo po ako, maging ang aking mamahal sa buhay. Ito'y sabot panalangin ko sa makapangyarihang pangalan ng aking Panginoong Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Kami po yung manalangin para sa inyo. O putakila namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal Panginoon Jesus, pinakamamahal na Panginoon, sa pangunat panalangin po ng aming minamahal, ginagalang Pastor Evangelista Willis Adalmeda, ang ibalala propeta, narito yung anak pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, nagsisik yung mga kasalanan, tumanggap sa iyo. Ang dalangin po namin ng Diyos, isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay, makasama po namin siya sa paglilingkod, hanggang sa iyong pagbabalik. Save and reliable ones, O God, in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Pero natin dakilan Diyos. Kaya po, ang payo, minamahal kapatid, magpabautismo po kayo, minamahal ko. At sabi nga po, abang nangyayari sa ating daigdig, tanda lamang ng pagbabalik ng ating malapang noon, iniipon lang ng ating dakilan Diyos sa kanyang mga anak upang sa kanyang pagbabalik, minamahal ko, dadalhin sila sa buhay na walang hanggan sa langit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sandali ito, minamahal. Minamahal kapatid, tayo pinadadako, minamahal ko, sa ating po mga pangailangan. Ang ginawa po ng ating dakilang Diyos na siya pilumaka dito sa lupa, minamahal ko, ipawang himala, minamahal ko. Nangaral siya tungkol sa kaharian na siyang pupuntahan ng mga Kristiyano.
Kaya minamahal, sabi nga po, ang totoong Kristiyano minamahal ko, laging nagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos, umaamin ng kanyang pagkakasala. At sabi nga po, umaasa siya sa katugunan ng kanyang panalangin sapagkat siya'y anak ng ating dakilang Diyos. Kaya sa sandaling ito, minamahal, kung ikay pinagpala ng ating dakilang Diyos, magaling na ang iyong karamdaman, wala ka ng problema sa buhay, magandang negosyo, ipanalangin mo na ang mga tao na naglalakad diyan sa daan, kamag-anak mo, kaibigan kaya, lumapit sila sa ating pinakamamalapuro. Sapagkat, tanda po natin, minamahal ko, tinutugon ng Diyos ang panalangin ng kanyang mga anak. Kaya nga po, huwag po natin sayangin yung kapangyarihan na sa ating minamahal ko. Ha? Huwag natin sayangin yung minamahal ko, yung habag natin sa kanila, minamahal. Alam po natin, pag hindi sila naglingkod sa ating dakilang Diyos, itatapon sila sa impyerno. Maligaya ba tayo, minamahal ko, nasa langit tayo, samantalang pwede tayong manalangin na sila iligtas ng ating dakilang Diyos, minamahal ko. At ang kahabagan ng ating dakilang Diyos, para sa lahat, minamahal. Doon sa nagsisisi, lumalapit sa kanya, nagpapakumbaba, minamahal ko, isang tangabagay, kahabagan sa ating dakilang Diyos. Ngunit sa atin, minamahal ko, na mga anak na ating pinamamalap ko noon, tutugunin na yung Diyos ang ating panalangin. Bakit, minamahal ko? Dahil ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Tayo pinamalangin, minamahal. Hallelujah. Opo, nakilala namin, Ama, Diyos, makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamalap ang Jesus, pinakamamalap ka noon. Sa pangunod panalangin po ng aming minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Willis Tadalmeda, narito kami sa iyong banal harapan, pinakamamahal pa ng Jesus, nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo, humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang sa mga kahinang napagbigyan. Patawad po, pinakamamahal pa noon. At aming dalangin ninyo sa kalakasan, kalusugan, pangingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Willis Tadalmeda, yung banal na propeta, the beloved children, children in law, grandchildren, great grandchildren, sa buong sambayan natin, mga pastor, sa lahat po ng mga ngaral, lahat po ng manggagawa, lahat po ng minamahal kapatid sa buong daigdig, pinakamamahal na Panginoon, panghawak mo sila, tugunin ang kanilang panalangin, mga Panginoon, alisin mo po, mga Panginoon, hallelujah, ang hadlang sa kanilang paglilingkod Diyos, sa pasadalito, mga Panginoon, kami dumudrog sa tulong ng biyaya. At sa pangunod panahin po ng aming minamahal, ginagalang ng Pastor Evangelista Willis Almeda, aming sinasaway ang mga demonyo ng karamdaman, devils of sickness and disease, sakit sa puso. Hallelujah! Lumayas ka sa pangalan Jesus. Lahat ng demonyo ng hadlang, cast out, cast out, cast out. We bind the power of Satan. In Jesus' mighty name we pray. Problem be solved. In Jesus' mighty name we pray. Be blessed, be blessed, be blessed. Your prayer be answered. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Pero at itakilan Diyos, sa sandaling ito, minamahal ko, magpasalamat tayo sa ating pinakamalapan. At natapos, para boys, sumigaw tayo, hallelujah! Praise the Lord! Minamahal ko, ipaabot natin sa ating dakilang Diyos yung tao sa puso natin. Salamat gawin natin! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Purin natin dakilang Diyos. Thank you, dear Jesus! Thank you, Lord God! Purin pinakamalapan noon. At tayo, minamahal ko, ay dadaw sa ating po mga announcement to our beloved brother.